Mario Custodio, taga Barangay Baog, Urbistondo, Pangasinan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakapagpundar kami ng sasakyan. Tapos may dumating na blessing uli, nakabili kami ng rotor kubuta. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tay, ano yung pinaka mahirap po na pinagdaanan natin during po nung time na nagsisimula pa lang kayo? Di yung maliliit pa yung mga anak ko. Siyempre, nandito kami mag-asawa. Talagang hirap na hirap kami talaga. Yung asawa ko, pumunta sa Manila. Nagtahi. Ako ang nag-alaga sa dalawa kong anak. Hanggang sa buhay na yung asawa ko, tapos naisipan niya nagmagtinda. Tuloy-tuloy na yung kwan. Nagtinda niya ang asawa ng Diyos. Nung lumago yung negosyo namin, ito ngayon, marami kaming napili ng sasakyan. That place. Yung tay, regarding sa pagpa-farming natin, kailan natin sinimulan yung naisipan mo na mag-farming? Okay, dati pa kasi nagpa-farming ng nagabi, pero halit pa yung sinasabi ko. Kasi hindi pa kami nagabili ng pagtuon kasi. Pero ngayon, yung oil na kunti, baka ginawa na yung buhay natin. Yan po yung unang pagpunta. Pinagdaanan ko sa buhay halos walang kain.
at nag-aral ang anak ko walang tuition. Napalago ko ang aking negosyo na sari-sari store. At nagpagawa kami ng magandang bahay. At nagkabili kami ng sasakyan at lupa. Sipag, tiyaga, kapagbigay. At huwag kalimutan ang ating Panginoon Diyos. Walang imposible basta manalig ka sa Diyos. At ito ngayon, nakabili kami ng rotor. Salamat sa Panginoon Diyos. God bless. Thank you. May pinakamahirap na pinagdaanan mo during ng time na nagpapaaral ka ng mga anak mo? Pinakamahirap yung walang trabaho. Siyempre mahirap pag wala kang trabaho. Ngayon naisipan ko na nagtinda sa palengke, doon ako umasinso kumbaga. Kasi basta anis ka, aasinso ka dyan. Walang imposible sa Diyos. Pinaka matinding pinagdaanan mo nung ikaw yung nagsisimula pa lang. Nung nagsisimula kami, halos hindi ko maisip, gusto ko lang mamatay. Kasi kung ganito ang buhay, na hindi ka aasinso o kahit konti lang, kahit hindi ka mayaman, gusto mo lang mamatay talaga. Ano ngayon, kung ituro mo kung saan ako aasinso, napayak ako. Ituro mo sa akin, Panginoon, kung saan ako aasinso. Kasi ang ano ko talaga, masipag. Dahil masipag nga ako, kaya gusto ko, kung aasinso ako, ituro mo lang. Kung hindi naman, bakit hindi mo na ako kunin? Wala naman ano. Ganun ako. May dahil lockdown po ngayon, marami po sa mga kababayan natin, lalo po sa mga ina ng tahanan, ang talagang nabanggit nyo nga po yung tungkol doon sa parang gusto mo nang magpakuha. Ano po magiging advice nyo po sa kanila, Nay? Sa mga taong sana masipag sila. Dasal. Walang imposible sa Diyos pag nagdadasaliit sila na masipag. Tapos yung mapagbigay naman ako kung talagang mayroon ako. Hindi ako madami. Yung pinaka natutunan mo hanggang ngayon natutunan sa buhay na po pwede nyo po na i-share po sa mga netizen natin. Yung natutunan ko sa buhay, ang ganda pala pag lagi mong kasama ang Diyos. Kumbaga, kahit ang sipag mo, laging nandiyan ang Diyos, naririnig ka. Kumbaga, kasi talaga ako, wala akong ginagawa na masama, wala akong malinis ang konsensya ko, mapagmahal sa mga tao na mapagbigay, gano'n, hindi kami madami. Nay, traktora na nabili mo ngayon, saan mo ito inaalay mo, Nay? Yung rotor para may trabaho yung asawa ko ay yung manunggal ko. Kaya bumili ako ng ganyan para hindi ako nahirapan din. Kasi kung ako lang ang aasahan nila, siyempre mahirap din. Kailangan pati sila din. Yun lang yung maraming thank you po.
Yung mas maliit po dyan, 418, 3 cylinder na. Yan po yung unang 4 cylinder. Tatay! Turuan mo, tatay! So na yan lang po, mayroon yung bagong cambio. Naka-logger na yun, no? Pa? Naka-logger na yun. Logger lang po tayo. After 10 hours po, saka po tayo mag-ahay. Pulang sa RPM.
Sigas po sa tabad na ron eh. Dito, yung gawin dito, malambot na eh. Nang? Pero susunod na malambot na eh. Matigas dyan sa gawin dyan. Ito na lang po. Pagka ni-neutral nyo, kahit ito na lang. Ha? Pag ni-neutral nyo po, kahit ito na lang po. O kahit huwag na po yan. Dito ko na lang mag-neutral, sir. Madali. Gulo, ayan. Neutral na po yan.
mali ang presyo nila, Ma'am Grace. Ay, mabait. Ipag sa atin na iba istorya, sir. Ha? Thank you.